So good morning po sa lahat. So nandito po ako ngayon sa Batolite Wheat Market. So naghanap ako ng mauulam guys. So wala akong iba nakita o naisip kundi itong pork ribs na baboy. So pork talaga. Pork ribs na lang ang ating lutuin sa lunch. So ayan, magbili po ako ng kalahati naman. Magbili din po ako ng ano guys, kung kilala nyo ito, lato. Lato dito sa amin, sa Bisaya. Hindi ko alam kung ang Tagalog nito sa Maynila. Basta lato ito dito guys. So masarap ito guys. Ito ang seaweed. So bumili din ako ng mga 20 pesos lang din po guys para pang dagdag sa aking ulam. So pagdating ko po dito sa bahay namin guys, ay namitas na ako agad ng kangkong dito sa aking garden. So backyard garden ko lang ito guys, itong mga kangkong ko. So free lang ang ating kangkong. So medyo may kapayatan na ating kangkong guys at inuud pa yung iba. Pero okay lang yan kasi safety naman kainin at wala namang mga chemicals or kung ano-ano pang nilagay. So namitas din tayo ng talong. So mayroon akong talong din guys dito sa aking bakuran, sa aking backyard garden. So free lang din ang ating mga gulay dito sa ating garden. So basta magtiyaga lang tayo, magtanim, mayroon tayong mapipitas dito. So magmitas tayo ng mga pangsahog pa. Yun guys, mayroon pa tayong ma-harvest na pangsahog sa ating sinigang. So kailangan na natin magtanim ulit kasi ano na po guys, parang paubos na ang ating mga gulay ngayon, paubos na kasi maano na sila guys, matanda na oh mga gulay. Kailangan na nating magtanim ulit kasi paubos na sila. So manguha lang tayo ng pangsahog sa ating sinigang. So tingnan nyo ang aking sitaw guys. So wala itong spray-spray guys. Walang spray-spray ito. Mamitas lang tayo. Yung iba guys, gulang na, tingnan nyo. So hindi na pwede. Yung beans natin ito, papatayin natin tapos i-ano natin guys, tanim natin ulit. O yan, marami nang patay ang aking okra guys. So tanda na, kailangan na natin magtanim ulit ng panibagong mga okra. So, napabayaan ko yung mga, ano ko guys, yung mga sitaw ko. Hindi ko napitas, tingnan nyo, yan. Hindi ko napitas. Yung anak ko lang yung namitas, tapos hindi niya gitilok ba. So, magkuha tayo yung mga bata pa na sitaw, yung kunin natin para ano guys, gamit natin sa pagsigang. Yan, tama na ito. Ang sahog lang naman. So, meron tayong... So, ito na po. Meron na tayong sitaw. Tapos, meron tayong okra. Yan. Nakatilok pa jutag mga okra. Tapos dagdagan pa nato ag atong tangkong kay gusto ko sa sinigang nga daghan og tangkong. And guys. So walay abono-abono ang akong tangkong guys. Walay abono-abono ni niwang. Pero okay rin. Daghana na tag tangkong kay ganahan kog daghang tangkong nga sinigang. Gusto ko sa sinigang nga mayroong mga tangkong. Maraming tangkong, piliin lang natin yung hindi inuod guys. Kasi nga, inuod. Kasi wala itong spray at wala ding abono. Medyo may kapayatan sila. Ayan. Pero okay lang yung ganito. Kasi alam natin healthy ating kainin kasi walang chemicals or mga kung ano-ano ang nilagay natin. Okay nak, thank you nak. Okay. So, ayan. Diba? So meron na tayong pangsahog sa ating sinigang, may okra, may tangkong, may beans at saka talong. So fresh from my own garden. So hello guys, magluto tayo ng sinigang. So pinakuluan ko na po ang aking karning baboy guys. So maghiwa na tayo ng mga sangkap sa pagsigang. So sibuyas natin. Ito ang ating sibuyas na spring onion. Yung kamatis.
So, meron na akong mga gulay, guys, galing sa aking garden. So, ayan. May okra tayo. Talong. At saka, beans. Saka, meron tayong ganito. Haba. Saka yung ating tangka. Okay. So, ayan guys, kumulo na po ang ating pork ribs. So, pinakuluan ko na po yan. Medyo luto na yan. So, ilunod na natin ang ating mga lamas at saka mga gulay. So, pinagsabay-sabay ko na silang nilulod guys para sabay din silang maluto. Kasi luto naman yan ang ating carning pork ribs. So, ayan. At timplahan ko pala yan guys ng sinigang. Kasi yung niluto natin ay sinigang na pork ribs. Tsaka, mag-add rin tayo na guys ng magic strapper. Dagdag lang po sa panglasa natin. Tsaka maglagay tayo ng asin. Yun lang po ang aking pang panimpla para sumarap ang ating sinigang na pork ribs. So, yung mga gulay ko guys ay galingin sa garden ko. So fresh lang yan galing sa aking garden. So mas maganda po guys na magtanim po tayo dito sa paligid para kung gusto natin na maraming gulay. So unlimited po ang ating gulay talaga na pang sangkap sa ating ulam. O diba, karni na lang ang bibilhin natin sa merkado at mga gulay libre na dito sa bahay. Tsaka yung mga lamas. At ayan, hintayin lang natin yan na kumulo at tsaka maya-maya maluto na yan. So pinagsabay-sabay ko na yung mga gulay guys. Tapos pinaibabaw ko lang yung kangkong. Kasi yung kangkong at saka okra mas mabilis na maluto. Kaya dyan lang yan sa ibabaw. Ayan, kumulo na po yan. So maya-maya po ay maluto na yan. So hintayin lang natin na maluto yung mga gulay. Saka natin hanguin dyan sa ating kawani. So yan guys, luto na po yan ang mga gulay na yan. So pwede na nating hanguin para tayo ay kakain na ng lunch. Okay. So ayan na po, kakain na po tayo. So ang sarap ng sabaw guys, lalo na presko-presko ang ating mga gulay guys. Kahit konti lang yung aking pork ribs, so kalahating kilo lang yan ang aking pork ribs. So punong-puno ang ating lagayan ng ulam kasi maraming gulay. So ang gulay ang nagpapasarap guys. So okay lang sa akin kung konti lang yung baboy na isa ko, basta maraming gulay kasi ang gulay ang pinaka-importante. Yan ang pinaka-importanting ulam natin na mas healthy pa kaysa sa mga karni, di ba? So, kailangan lang natin na magtiyaga sa pagtanim para marami tayong makain ng mga gulay. So, ang sarap ng sabaw, guys. So, pang lunch na po ito. So, ayan, kumakain na kami. Ang sarap ng sabaw. So, yung dalawa kong anak, guys, ayaw nilang magpakita sa camera. Medyo mahihain sila. So, kami lang dalawa ng bunso ko ang mahilig sa humarap sa camera. So, yan lang ang palaging partner ko tuwing kumakain na kami. So, yan. Enjoy na enjoy si bunso sa aming pagkain. At that's all for this video. Maraming salamat at don't forget to subscribe. Thank you for watching!